Hello mga kabarbers, dito na naman tayo. Kumusta po kayong lahat? May nabili po tayong CPU sa mga ngalakal na naman. Testin natin kung gumagana pa. Format natin kung format. Magka-power lang, okay. Ano problema? Ayusin muna natin yung mga wirings. Bago natin isaksak. Mga kabarbers, ginawang draw lang ng switch niya kasi wala switch eh. Kulang na kasi wala na yung harap nito. Ikot na lang. Sana buo pa para gamitin natin yung pang-editing. Natin para malinisan natin yung ilalim. AMD siya mga ka-barbers, AMD, Asus, ASICS na siya kaya medyo latest na ng contest. Ito natin. Ito yung memory niya. Memory, tanggalin natin. Nilinisan din natin ang memory. Yung CPU pan ang nasa ilalim nito, processor. Pwede mo ganda pa itong other code niya. Sana po. Barbers, yung mga, yung ano niya to, yung hard disk niya, 500 gig. Ito yung power supply. Ito power supply, nasa 700 watts. Wala lang sa barbers, wala na siyang takip. Wala lang sa likod, wala na rin sa sarap. Pwede pa ito kasi hindi grounded.
Nalagay ulit natin ito. Ito yung processor niya. Ano siya? A6, AMD A6. Lagyan natin ang pin para hindi siya uminit. Natin ang yan para mga kapartners kasi ito siya. Barbers, kaya ginaganito ito. Kaya ginaganito ito para hindi masyado maano dun sa loob. Kapal. Thank you.
Nanti memory ko pares ng napier kasi ito sa kain natin. Ang memory niya mga kabarbers, ano siya? 4GB. 4GB. 128GB. Lagyan natin yung kabarbers ng land ko nito. Diretso. Switch. At isaksak na natin. Sana buo. Tingnan natin. Saksak. Ayan, tawin. Pangit na ng monitor natin mga barbers. Ay, buo. Swerte natin. Wow. Buo. Buo mga kabarbers, buo siya. Pangit na monitor natin, latay yung mga monitor. Yan o, buo. Check pa lang din natin i-format eh. Yan o. Buo mga kabarbers, ito din na i-format. Hindi gumagana yung ano ko. Hindi gumagana mouse ko. Pero muna ng mouse dyan. Yun. Okay na daw, wag na. Buo ko barbers, buo siya. Ano
connect lang ng monitor natin. A few moments later. Try natin guys kabit doon sa HDMI sa isang TV. Kung gumana. Kung gumana di okay. Sige, pangit ang monitor natin. Try natin. Guys, hindi ko magana yung VGA niya. Kaya siguro ito yung binayang lang nagana. Ayun ang VGA. Dito tayo sa ano naka ano yun. DVI tayo. Tayo sa VGA. Hanap na lang ako ng monitor na video. A few minutes later. Nakakuha pa ako guys na ano. Naka barbers, nakakuha pa ako ng mga ito. Pero wala akong mag-alit ganun dyan. Ayan o. Wala akong stock na monitor. Parehas dyan. May ganun din chill. Kailangan natin may ganito eh. DVI. May DVI. Kasi hindi siya gumagana. Team, kayo tingnan diba? A few moments later. Meron pala guys, okay pa. Meron. You know? Ay, parang pahinga lang siguro. Thank you.
guys. Meron pa pala. Ayan. May takpa rin. Ayan natin, at least malinaw na ito. Guys. Ngayon magpo-format na tayo. Format tayo. Salpak natin yung USB. Tapos tapos restart natin. Tama rin po pili. Ay, mali. Stuck na yun. Stuck na yun. Tubig. Ito na pindot guys yung F1. Kapag F1 tayo. F1 guys, F1. Okay, F1. Ano sa F1? Hindi siya malitik. Hindi siya malitik. Hindi siya malitik. Yung ayun, malitik na. Hindi malitik kanina eh. Thank you.
Detect guys, format na tayo. Windows 10 tayo, Pro 64B tayo kasi naka Asus naman tayo sa 4GB memory. 64-bit na gagamitin natin. Dali guys, sabi na tayo. Next tayo, next. Wala tayong gagalawin dyan. Next lang tayo. Ang mga nakalagay dyan, ayan. Wala tayong gagalawin dyan, guys. Next lang natin, pinutin natin yung next. Tapos itong I don't have a product kit. Yan, tara tayo dito. Mimilit ka na dito guys kung anong gusto mo. 32-bit, 64-bit. Ito 64-bit lang, 32-bit yung natin pili. Yung Windows 10 Pro natin, 32-bit, ay 64-bit, sorry. Windows 10, click mo lang yung Windows 10 Pro. Tapos, next uli. Wait lang tayo. Ayan. Pagdating yan guys, i-accept natin yung license na. And next. Dito mag-custom tayo para mabura natin yung dating files ng Windows 10. Para malinis din. Para kung may mga virus-virus. Ito, click natin. Delete. Okay. Partition 1, click. Delete ulit. Okay. Partition 1, game. Ang game ito eh. Delete na lang natin eh. Ayun, wala na siya guys. Wala na siya. Gagawin natin. Lalagyan siya natin ng partition. Magpa-partition tayo, i-click natin yung new. Pagdating mo sa new, makikita mo itong sa baba na ito na may nag-blink-blink na sa may araw. Click mo yan. Tapos, i-divide natin yan. Divide 2 kung dalawa lang gusto mo. Depende sa'yo kung ilang gusto mo. Partition. Kaya kung gusto mo lang, divide mo lang. Parang dalawa lang. 4, 7, 6, 9, 3, 8. 8. Yan. I-divide natin sa 2.
natin. Ito ang top, ito ang lumabas yan. Ito ang ilalagay natin yan. Lagyan na rin itong kompleto, guys. Lagyan natin kompleto na yan. 238469. Yan. Apply. O okay tayo. Yan, nakahati na siya, guys. Oh. Dalawa na sila. Dalawa ng 232 gig. Ito pwede rin itong lagyan. Tapos dito, guys, para mabuksan natin yung mamaya, copy now, dapat inunyun natin yung yan. Hindi na natin babaguhin ito, apply na agad. Yan. Para, yan. Ganyan lang ang pag-format ng Windows, kahit Windows 10. Ngayon, dito tayo sa partition 2, maglalagay ng files niya. Yung pinaka-files ng Windows 10. Next natin, ipindutin natin yung ito. Hanggang sa mag-flow siya, text natin. Yan, ayun na. Pag-format siya. Pintayin natin yan matapos. Pintayin natin matapos yan hanggang dito sa finishing up. Pintayin kayo. Okay, malapit siya. Iwan agad. Please. Malapit siya. Please. Malapit na. Thank you, guys. Ayan. Check siya. Calling update lang, guys. Yan. Tapos finish up na. Tagal-galan ito, guys. Parte ito. A few minutes later. Kailangan natin, guys, tanggalin yung USB pag nag-restart. Kasi hindi sa pedirecto eh. Yan. Lagyan natin, guys, ulit. Lagyan natin ulit yung USB. Lagyan natin ulit yung USB. Wala! Asan yung tablet mo? Ano mo? Hindi nyo kasi tingin nasa rin sa preview doon. May tama, guys, sa monitor natin. Matagal-tagal talaga isang pag-format.
na po, Beck. Pwede na ilagay dito yung po. Yung ganito mong isa. Yan po. Hindi. Ngayon, diyan natin babaguhin yan. United States na. Meron naman Philippines dyan. Wala tayo. Tapos dyan, US din. Diyan natin yung babaguhin. Ito, skip. Guys, mamimili tayo setup ng internet. Setup personal lang tayo kasi personal lang naman tayo. Ang bahay lang naman. Actually. Yan guys, dito na tayo gagawa ng image. Create tayo dito, create account. Uy. Account. Yan yung magiging password mo rin. Meron siya guys. Gawa na tayo.
A few moments later. Okay na siya, guys. Sana may natutunan kayo sa konting tutorial natin sa pag-format ng CPU. Check natin, guys, mga update dito. May mga update to. Guys, 1 hour later. Sana may natutunan kayo sa konting tutorial sa pag-format ng computer, CPU, Windows 7 to Windows 10. Thank you, ganito na lang. Okay, salamat. Ingat kayo lahat.